na yung sapa. Nabitak na kasi yung mga ano niya, lupa niya. Kaya ayun na, itong portion na to, oh. Konti lang ang layo sa kubo ni Mother. Yating uulan siya at medyo malakas. Kasi ito, ganyan dati kataas, mas mataas pa. Eh, nung umulan, nung malalakas, bumaba yung lupa sa bundok, ayan. Kaya pumunta sa sapa. Ito na, ang babaw na. Ang laki na ng ano. Dating uulan na lang, ito na. Ito talaga. Ayan. Ayan, yung saging ng, kasama ko ng saging ni Mother. Ayan. Nagbago ng, dati dito ang sapa, dito ang ano ng tubig. Ngayon, dito, dumipat dito. Ayan. Ayan. Alam mo talaga dito dumaan yung tubig, no? Dati dito kami bumababa pag pupunta sa sapa. Ngayon tumaas na siya. Ang taas na niya, oh. Nagkapalit ng pwesto, oh. Medyo mataas-taas din itong babain. Yung sa kabilang side naman yung kay Mother. Ang dating lote ng tatay. Ito yung dating pinapaliguan. Itong bato na to umusod. Na iba ng pwesto itong malaking bato na to. Dati magkatabi siya itong isang bato na to. Ayan. Ayan na, ganito nakataas yung tinaas ng ano, ang bagay forma ng lupa. Ito yung dinadaanan namin papunta sa kubo ni Mother. Ayan. Ngayon, tumaas na siya. Tumaas siya. Nagkaroon ng lupa. Nagkapalit yung kanina ng pwesto. Ito yung dating pwesto ng tatay. Yung unang-unang kubo niya. Dito nakapwesto. Ayan, umakyat na itong ano. Yung mga bato na ito, umakyat. Ito. Ito na, oh. Bundok tong taas na to. Ayan, bundok yan. Asyan, mundo. Ayan. Ayan, kitang-kita mong umakyat yung mga ano, yung mga buhangin, yung mga kamote, talaga nagbuwala, no? Tapos, nabunot yung mga saging ng tanim. Ayan na, itsura. Ito na. Grabe. Ayan na. Ayan. Ito. Hanggang dito yung tubig. Hanggang dito. Ayan ang ano, o baba. Tignan mo kung nandito kami. Kung dito pa nakalagay yung kubo ni tatay. Abot talaga. Ayan. Puro ano. Puro bakas na ano. Ayan yung mga saging na kinukuha namin pagka pupunta kami dito. Ayan na itsura ngayon. Oh. Yung mga saging na nasa tabi ng sapa.
Yan na, puro mga nakabuwal na. Wala nang papakinabangan. Ang pumalite mga buhangin. Yan. Yan. Yan yung sapa sa baba. Yan. Nakaraan, ito yung saging na inani namin. May mga kasunod pa sana ng bunga. Kaya lang, ito na ang itsura niya. Talagang sinira ni Ulysses. Ayan. Ayan. Ito, minatirang maliit. Nakatayo. Ayan. May ilang pirasong natira. Pero karaniwan, puro mga buwal na. Ayan. Ito. Ito, ang nakalaki nito, na buwal niya. Ayan. Ang laki-laki. Yung mga mangilan-ilang natira. Na hindi na damay sa baha. Ito. Ito pa. Ito kasing sapa na to, ang dulo nito, yung ilog na malaki. Nagsakop sila. Nung sobrang lakas ng tubig, yung sapa at saka yung ilog, nag-combine sila, nagkita sila sa isang ano. Tapos umakyat siya dito. Dito sa parang pinaka-isla-isla na to. Ayan, ang nangyari. Ayan. Alam mo talagang nagpunta talaga dito yung tubig. Ito. Dito kasi yung dating bahay ni tatay. Na malaman namin na medyo umaakit ang dito tubig. Nagpagawa kami ng bagong kubo dun sa kabilang side naman. Magatawid sapa na medyo mataas-taas. Ito yung dating bahay. Dito. Portion na to. Yan medyo mataas kaya lang matarik siya. Medyo mataas yung lugar na yun. Nalang matarik siya. Ito yung bandang ilog na ito. Sobrang lakas talaga. Baka pangilabot yung bakas ng tunay niya. Tira mo, laki-laking ano niya. Mga debris na yan. Oh, tabunan niya talaga. Oh, grabe. Paano mo lilinisin itong itsura na ito? Talagang kalikasan lang din ng lahat ng mga puno, kawayan, kahoy, dito lahat na ipon sa side na to. Ito. Oh, nai-imagine ko kung gaano kataas yung tubig niya, oh. Ayun, oh. Yun, puro kawayan na yan. Ayun. Ayun, taraw ko na yung ilog. Ito yung mga saging. Ayan, ipon lahat dito. Ayan. Ayan. Siguro ilang ano to, ilang puno ng saging tong nagsama-sama dito. Ito yung sapa. Pati yung mga buho, yung mga puno ng buho. Inabot din niya. Ayan. Ito yung ano, dulo ng sapa. Ayan. Tapos yung kabila na yun, yung kabilang side na yun, yung ilog. Ito hanggang dito. Ayan. Pili mong taas-taas na nitong portion na to. Naabot pa niya.
Ano eh. Ito, kawayanan to eh. Ito, ito lang yata, hindi na naabot na baha. Kasi ito, abot na abot pa dito eh. Oh. Bakas na eh. Ito lang part na to, itong maraming dam na to, ang hindi na naabot ng tubig. Yan. Pero ang taas naman niya ay mga punong malalaki. Itong part na to ang na-spare na itira ng baha. Ito na lang. Ito. Ito yung mga bakas ng tubig. Ito yung dating bahay, ang bakas ng bahay ng tatay ko. Ito yung tira, yung toilet bowl. Mabagay, mga 3 years ago, nandito siya, yung kubo niya. Inilipat dun sa kabilang lote, kabilang side ng sapa. Ito. Balik na tayo. Eh, mula dito sa side ng dating bahay, tatawid ng sapa. Ayun naman yung kubo ni nanay, kubo ni mother. Ayun dun yun siya, yung kami nagpagawa ng bago niyang kubo. Ayun na, ang tumatakaw si Digong yun. Ayan. So, naabot ng ano. Ng baha. Ito. Ayan. Ayan yung kubo ni mother. Ayan yung kubo ni mother. Ayan. Tawid na. Nabalik sa kubo. Dati, itong tubig andito. Ang daan ng tubig ngayon napunta dito. Tapos ito, nagkaroon ng mataas na lupa. Buhangin. Graba. Dati naman, hindi dito nakalapwesto to. Ayan. Na, tumatahol na si Digong. Punta na tayo sa kubo ni mother. Ayan na. Digong, bakit? Digong! Ayan, pauwi na tayo. Yung aking kaping tinimpla ay malamig na siguro. Nag-ikot-ikot pa kasi ko eh. Sige, guys, babay muna.